Okay, welcome mga paps. Ito ang Kawasaki. Ngayon tayo sa Kawasaki mga paps. Ito ay Kawasaki 125 4 stroke Fury. Pero naka-chassis oh. Mayaman mayari nito mga tropa. Champion. Champion to. Ano mo? Bakal na yung inay plaka. Yan oh boss, sorry. Busy pa po, loaded tayo. Kaya hindi tayo, hilong-hilo na tayo eh. Nahihilo na tayo mga traps, mga paps. Kaya hindi tayo makapag-upload ng video. Pinapunan nyo ang Fury 125. Kasi may lumalagitik ho ito eh. Medyo malabo lang ating ano. So pasensya nyo na po. Ano tayo mga paps? Batak na po ang tensioner nyan. Ayun no? Space is running out na no. Ayan po. Kung maririnig po ninyo, lumalagi-lagitik na po yan. Okay po. Papalitan po natin yan. Ang papalitan natin yan sa mga hindi pa po nakakapagbaklas nito, pakiwatch nyo po ang video para matutunan nyo. Pero alam na rin po ito ng ating mga kaibigan, mga mekaniko. Siyempre, sisiw na sa kanila ito mga tropa. Pero kalimitan, ito yung stator side niya. Tsaka yung idle gear doon sa starter motor. Okay po, ito po yung set ng ano, ng timing. Makita nyo yung letter T rito, medyo malabo lang. Top dead center, tapos po yung right timing doon. Ayun o oh. Ito yung ito, yan. Doon mo yung po itatapat yan. Saktong sakto lang po mga paps. Okay po. Tutuloy natin ha. Okay mga tropa, mga paps. Ay okay lang. Pag-land tools. So yung IR natin na luma mga paps. Kasi baka tanongin nyo naman ako kung ano yung pinambaklas natin dito eh. At salamat po sa inyong pagiging friend sa YouTube. Hindi ko na po sasabihin na kay aking mga subscriber. As a friend po ang tawag ko sa inyo mga paps. Opo, at salamat po sa pagtanggap nyo sa akin bilang isang mabuting kaibigan mga paps. Hindi ko po kayang kalimutan yon. Lagi po sinasabi ko sa inyo na tumatanaw po tayo ng malaking utang na loob. Opo, at salamat po. Salamat po sa inyo. At saka po, shoutout po kay Sir Master Kevin Bergeron. Siya po yung aking master, mentor from Massachusetts, USA. Opo, napakagaling na mekaniko niyan. Pwede nyo pong isubscribe ang channel niyan, si Sir Kevin. Isa pong master yan pagdating sa lahat ng makina, 4-stroke or 2-stroke. Opo, si Sir Kevin Bergeron. Siya po ay from Massachusetts, USA. He's one of my mentor and my master. Opo. Napakagaling pong mekaniko niyan, si Sir. Opo, at sa akin po mga solid Kawasaki. Solid Kawasaki. Salamat po sa pagiging kaibigan natin. Sa inyo mga paps, mga solid Kawasaki. Na ano lang po eh. Okay po, 100 po kasi ito mga paps. At salamat po kay Sir ano, kay Sir ano, Inage. Siguro masarap yung mga tanim mo dyan Sir. Pwede bang makatikim yan? Apo. At salamat po sa pag-share nyo about fertilizer ha. Opo. At saka ano po sa inyong magic trick sa pagpapaangat ng ano ba yun? Ano ba yun? Nung ano? Nalimot. Sausage. Hindi nyo kailangan durugin yung sausage. Natutunan ko po sa inyo yun, pinaangat nyo sa pamamagitan ng
maligamgam na init. Sir Inage. Opo, thank you. Thank you po sa pag-subscribe nyo sa akin bilang pagtanggap na rin bilang kaibigan. Opo, in return. Opo. Salamat po ng maraming marami, sir. Yan, naglag. Ano naglag? Yeah, ito sir, yung mga ano, yung part ng ano, paano magpalit ng timing chain ng Fury. Nakita po niya yan, kalog na po. May bahagyang ano po yan, lagitik. Ayan po. Narinig niyo po? Okay. Ayan po. Sagit po ulit ha. Okay po, ito na po ang cam chain. Ano po sir? Ano sir? Ay, timing chain sir. Ano lang naman ito? Okay na po, at kinakat ko lang ba naman? Kinakat lang. Okay po mga sir, mga madam, mga sir, mga bots. Lulugan po muna ninyo ito. At pwede nyo rin po itong tanggalin. Ito po yung tensioner. Chain tensioner o yung cam chain tensioner. Okay po. Ayan po. Ayaw mabunot eh, pero at least naangat natin mga paps, mga sir. Ito po, tanggalin din po ito. At saka po yung dalawang ano po, screw here na may kasamang stopper, pakitanggal nyo rin po. At ito na, makita na natin kung ano ba. Kung ano ba ang sukat ng timing chain ng Fury 125. Kung hindi ako nagkakamali, ito is 94 links. 94 links, sabi ng aking master kahit sa kalabit ko. Opo. Ito yan sir, ang cam sprocket ng Fury. Ang kapal, di ba? Ganyan talaga gumawa si Sir Kawasaki. Talagang pang heavy duty. Hindi gumagawa yan ng mga ano, ng mga light lang. Ito yung camshaft. Tapos tensioner, yung upper guide nya, upper tensioner. Yun, pinunot nyo mga paps, syempre mabubunot nyo na yan. Yun, tapos kunin natin yung bago, sukatin natin kung talagang mahaba na ba siya? Sir, pakinsert mga po. Thank you po ha. Yun. Pag pinagpantay mo, alam mo, ayun lang oh. Yun lang ang diferensya nyo, mga popa, mga pops. Kasi na kayo, medyo malabo eh. Ayan, nakita nyo? Konting-konti lang, ilang millimeter lang yan, pero nakos na yan ng lundoy or ng stretch. Na-stretch na po yung ating cam chain ng Fury. Ako po, ganun ang pagkakabit niya mga pap, kaya kaya nila rin. Okay po. Pero ano rin po, remind ko rin po kayo, kung makikita po nyo ito minsan, ito po, ito, itong gear na ito. Gumagana po yung sa electric motor nyo, yung electric motor mo, yung starter motor is working, pero hindi po sumasama ang crankshaft. Ito po ang problema niya. Ito po. Ito po ay naka-press fitted lang po ito. Ito. Itong middle, dito sa outer side ng gear na ito. Ito po ay naging slide. Minsan po, ginagawa ko rito is pinapa-weld ko na po yan. Pinapa-weld ko na po sa gilid. Para po sumama siya. Mga galing din po si Sir Kawasaki yan eh. Naka-press fitted lang po ito. Baka po malito kayo. Kalaan nyo is ano. Ito. Itong mga rollers
Okay po. Okay. Picture din po natin sa Kawasaki natin yung pag nag-kick ho kayo, hindi sumasama yung crankshaft. Ang sabi nila, clutch lining daw ang problema and clutch spring, pero hindi po. Okay po. Sa next video po natin, kung makakabaak po tayo ng right side ng Fury, papakita ko po sa inyo kung ano po yun. Okay po. Okay, welcome sir. Ito po yung ulitin po natin. Yung right timing, ha? Yung at TDC, yung T ng cam sprocket, labo nakatapat dun. Yan po. At TDC, okay? Okay po. At ito po na may alam na natin mga magagaling na mekaniko. Ito po ay ito sa ating mga magay nagse-self service nila sa sarili nilang unit. Pwede niyo po nilang yun. Kasi itong Woodruff key, tatapat mo po yan dito. Ayan po yung marker ng Woodruff key. Meaning to say, naka-TDC na po ang piston natin yan. Para maiayos po, makikabit nyo yung proper way ng pagkakabit ng cam chain po natin. Isunod na po natin ito. Parang natakbo kayo. Okay po sir. So ulitin lang po natin yung proper timing po at TDC. Yun po ha, hindi po ito. Ito po. Patapat po nung yan pong guhit, yan po yung gitna. Dito po yan tatapat. Tapos po, dito po, medyo malabo lang. Pasensya na po kayo. Yung letter T. Hindi po yung letter T, ha? Yung kalapit na marker or yung guhit na letter T. Tatapat po nyo doon, no? Nandun po. Okay po. Medyo malabo lang po. Pasensya na po kayo. O, ganun lang po. Tapos, dito po sa tensioner, doon po sa hindi pa po nakaaalam. Pag pinihit po nyo ang tensioner ng... clockwise, pinit po nyo ng clockwise ang tensioner, magkakaroon po ito ng slack. Lulundoy po uli yan. So, para po matension nyo itong cam chain, ipihitin po nyo ito ng counterclockwise. Gradually lang po, dahan-dahan lang po, huwag nyo pong hahagutin kasi po, may tendency po na mabali yung plastic guide sa loob. At syempre po, pag masyadong stretch po ang timing chain, hindi po malakas. Kumbaga, hirap pong kumandar o hirap bumatak ang ating motor. Ano po? Okay po. Okay ulit lang po. Ano po? Ito po. Counterclockwise po. Sample po doon sa mismong luwag. Pag binitawan mo po ang tensioner screw, yun. Pipihitan nyo lang po yan ng mga 1/8 turn. Ayan po. Stretch na po yan. Bagong-bago na po. So, ganun lang po ang pagpapalit ng timing chain, mga paps, mga sir, mga ma'am, at totoo po, nagpapasalamat po ako ng maraming sa inyong ginawang pagsubaybay. Salamat po kay Sir Kevin Bergeron. Opo, Sir Master, my mentor. Opo, thank you po. Thank you. At salamat po sa inyong panunood, mga paps.